sinabi ko, ang tanong ay kukunin lamang sa Zoom. At mandatory po dito na open camera kapag nagtanong dahil ang gabing ito ay gabi ng itanong mo kay Father D. So atin na simulan. Ang unang nag-open ng camera kanina na aking nakita ay si Brother Roland. Brother Roland, good evening dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Hey, Roland! Magandang gabi. Kumusta? Mother Darwin. Okay lang po. Medyo busy. Miss ko na kayo dyan. Kumusta kayo, Padre? Mabuti. Salamat sa God's grace. Opo. Nagbabala kami pumunta dyan, pero pinag-iisipan pa namin. Sige. Usap-usap pa lang dun sa 3 a.m. sa 5 a.m. Padre, ano, diretso na lang, no? Yes. Mag-personal lang pagpunta namin dun sa kanila tayo mag-usap-usap. Bali, kasi naitanong ko na to dati, alam ko na yung sagot. Kaya lang, gusto ko magmula ulit sa inyo ngayong gabi kasi marami pa rin parang nagtatanong dito sa mga kasamahan natin. So, ang tanong ko, biblical po ba ang pag-aalaala ng ating mga yumao? So, gusto nating malaman kung anong verse, tapos yung kung okay lang po ba na i-celebrate natin yung kanilang birthday, ang kanilang death anniversary sa pamamagitan ng pag-aanda, aside from the prayer intention sa mass o sa pagdarasal. Yun lang po, Father. Salamat, Brother Roland, sa magandang katanungan. Ito yung biblical ba itong pag-alala sa ating mga mahal? Biblical. Wala namang doktrina sa simbahan na hindi base sa Biblia, kung hindi explicit, implied, implicit. No? Kung hindi literal, it is implied. So, nang una, babasahin natin, Brother Jando, ang 2 Maccabees chapter 12, verse 44 to 45, Brother Jando. 2 Maccabees. Brother Jando? Idinadalangin nilang sanay patawarin ng ganitong pagkakasala. Sa ganitong nasaksihan, ang magiting na si Judas ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayang nagkasala. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa mga halagang 4,000 pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na mga patay muling mabubuhay, magiging kaangalan lamang ang ipanalangin pa mga namatay na dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling maka-Diyos ay tatanggap ng dakilang gantipala. Ginawa niya ang paghahandog na yon upang ang pagkasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, merong pag-alala, Brother Roland. Itong pag-alalang ito, through panalangin, ay makapagtawad sa kanilang kasalanan. 2 Maccabees chapter 12, verses 42 to 45. And then yung, ano ba yung pinaka-importante nila? Hindi yung paglalagay ng mga pagkain, dahil yung mga mahal natin ay hindi, wala nang katawan eh. Wala nang katawan. Hindi makatulong yung pagkain. So, yung pagkain natin para sa mga tao na buhay. Hindi po yun ialay sa patay. So, ang makatulong sa patay, hindi yung pagkain. Ang makatulong sa patay, yung ating dasal at panalangin. Brother Roland? Pero ang tanong ko po, Father, pwede po bang i-celebrate natin yun? Katayo naman ang kakain eh. Yes. Pwera dun sa pagdadasal. Yes, pwede. Pwede i-celebrate. May death anniversary, magdiwang tayo ng misa, di ba? Yes, pwede po. Ipinaghintulot po yan sa simbahan. Hindi lang every year, ha? Nakalimutan ko sa isang santo. Yung pag-alala natin sa mga patay, hindi lang yung death anniversary. Kundi every day na magdasal tayo. Every time na magsamba tayo, di kailangan nila yung dasal eh. Malinaw na malinaw sa talata, di ba? Upang mapatawad yung kasalanan nila. So yan, ang panalangin natin ay malaking tulong. Biblical po yun. During the time of the Jew pa yun.
the Old Testament, Judas Maccabeus is before Christ. So, hindi lang yearly, bro. Kung maaari, every time na mag-rosaryo tayo, isali natin. Kita mo yung misa, isinali natin lahat ng mga inaalala, every mass, kapatid, inaalala natin yung mga kapatid nating namatay. Nandyan yan sa ritual. After consecration yan. So, hindi lang yearly, kapatid, kundi araw-araw. Isali natin sila sa panalangin. Hindi po yun bawal at yun po ang inspiration ng ating simbahan. Yan po ang sineselebrate natin. Kahit hindi misa patay, sinasali talaga natin because it is a communion of saints. Ang Diyos natin ay hindi Diyos sa mga patay. Diyos sa mga buhay. Okay. Salamat, Father. At least maliwanag na pwedeng i-celebrate through paghahanda at lalong-lalo yan yung prayer. Yes. Okay. Tapos yung pangalawang tanong ko, Father, ay halimbawa merong sinasaniban o merong na-possess in public. Tapos ako, halimbawa, dahil may alam naman ako sa deliverance, meron po ba akong authority na i-handle yung case kung wala namang gagalaw? Ako lang yung may alam. Yes. Yung magandang katanungan yan. Una, i-isolate natin yung bata. No, hindi natin kahit public siya na possess, kung totoong possession yun. Dahil malalaman natin yung possession kung during sa diagnostic prep. At yung tanong mo, pwede ba ako makapagdasal? No? Dahil parang emergency ito, Father. Ang sagot natin, walang emergency sa ganyan, bro. Wala talagang emergency dahil yung demonyo ay hindi naman makapanghinga. Wala naman silang time sa pagpahinga. So una, ang malaking tulong natin is catechism sa mga magulang. Di-isolate lang siya. Magdasal ng rosaryo. And then, yung magulang nila ang i-empower natin. No? Empower natin through catechism. And then, meron ka namang kaalaman, no? Pwede natin i-pray intercessory lang, hindi imperative command, no? And then for diagnostic prayer, and then alam mo naman yung order sa deliverance, 'di ba? Pwede ka ba makatulong? Malaking tulong because knowledge is power. Kung yung nasa labas nga, Brother Roland, makapaglaya sa iyo, lalo na tayo nasa loob. Sabi ni kasi kanina Kanina po, Father, tinawagan ako. Ito lang, an hour ago. Tinawagan ako ng sister ko. Sabi niya, Brad, tulungan mo kami kasi may napopos. Sabi ko, tawagin mo muna yung pare. Pag wala yung pare, sabihan mo sa magulang na ito yung effort. Sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, mahirap na ako kaagad ang pumunta dyan. Baka ako naman yung balikan. Mm-mm. Sabi ko ng ganun. In times of kaya great, mahimik na siguro. Mas magbuti yung ginawa mo na at pati pare natatakot din eh. So kung wala na silang malalapitan kaysa pupunta sa albularyo, di ba? So malaking tulong yung knowledge natin dito sa programa natin. Kung ang nasa labas sa simbahan makapaglayas ng demonyo, lalo na tayo, di ba? Yung may alam. No? Let us lead them to the prayer of the church. Let us lead them to the sacrament of the church. And let us lead them to the truth of our faith through catechism po. So yan po ang malaking tulong natin na ma-share sa mga kasamahan natin. No? So itong mga punto-por-punto supporters natin and subscribers and laging nanonood, meron na kayong knowledge patungkol dito. Hindi na kayo matatakot, di ba? Then meron na kayong spiritual and physical shield, yung mga sacramentals. Ibahagi nyo yun. So, it is about time to evangelize na the family, Brother Roland. Sa tanong mo, pwede ka ba? Yes, pwede. Through intercessory po.
So, huwag kang mag-command. Pwede ka, and then dahan-dahan, i-lead mo yung head of the family through catechism. Dahil makatulong yun eh. Kung mag-react yung anak. Kasi kanina, Father, yung doon kami nagkaroon ng ano sa CFC, sa Focus for Christ, nag-household kami, tapos napag-usapan namin yan, na-topic namin yan. After an hour, yung kapitbahay, na-possess. Sabi ko, pinag-usapan pa lang natin yan, tapos ngayon may nangyari na. So, ibig sabihin, sabi ko, ang Holy Spirit talaga ay nagpapahiwatig na posibleng mangyari yung ganun. Unang-una, bro. Kaya, opo. Unang-una, bro, before tayo makasabi na sapi, na siya sa diagnostic prayer. Una, 100% of fully possessed siya. Makasabi tayo na na-possess siya. Kung natin, may diagnostic prayer na. Pero without diagnostic prayer, hindi pa tayo makapagsabi na he is or she is possessed. After nasa diagnostic prayer, yung possessed talaga, during prayer, nawala sa sarili. Wala akong nalalaman, brother. Wala akong naalala. Yan po, yun na, fully possessed. Pero conscious siya, pero nag-react siya sa prayer, it is grave oppression. Partly possessed or not totally possessed. So, bro, malaking tulong talaga. Malaking tulong talaga yung kaalaman natin dito sa online. Okay? Makatulong. Makatulong tayo sa mga... Patuloy, kapatid. Yes po. Kaya lang nauubos yung word ko dito. Nauubos. Ako yung hinihinga ng all. Sabi ko, bumili kayo, mag-join kayo online. Yes. Huwag yung ako yung hinihinga. Nauubos na yung all ko dito. Hindi ko muna. Yeah. Tapos, yung pangatlo, Father, yung regarding sa, di ba yung meron tayong padugo, na itanong ko na rin to noon. Kaya lang, gusto ko magkaroon ng parang yung map, bilisan na prayer. Kasi is, sa pagkakaalam ko, sabi nyo, pwedeng yung break, pag-break ng seal and consecration. So, uunahan pa rin natin ng protection prayer, then breaking of seal and consecration, then kung curses and excess and spells pwedeng isabay, pati na rin yung, sa huli, yung cleansing prayer. Pwede na po ba yun? Yes. Una-una, sealing the place. Pangalawa, protection. Pangatlo, renouncement. Pang-apat is consecration to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. And then, yung breaking the seal and consecration, breaking all curses and spells, and breaking unholy soul ties, and holy bandages and relationship. Pang-apat, pwede yung deliverance prayer 1. And then, cleansing prayer. And then, pwede yung Te Deum, praising the Lord. And then, prayer for retaliation. So, ipopost ko ito sa sunod na mga araw po para sa mga wala pa po nito ay maka-avail na po kayo. So, kung laging maubos yung kapadre si Kia sa St. Paul's po. Yes po, yes po. Pero gumagawa na rin ako kasi yung binigay nyo sa akin, yung mga kasamahan natin sa KPIM, sa punto-punto supporters na kailangan talaga ng guide. So, may ginagawa na ako dito kasi Gumawa ka na. Gumagawa ako kasi yung consolidate ko, yung nilagay nyo sa page at saka yung sinabi niyo sa akin, pati yung kay Brother Jando. So, medyo naglumawak yung ano yun, yung detalye. So, inaano ko pa, ginagawa ko pa sa PowerPoint. Then, i-share ko sa kapuntos para maging ano rin sila. Pero kung maipopost din ninyo, at least kahit pa paano malaking tulong yun. Yes. Pero kung sa detalye, gagawin ko kasi yung detalyado, Father. Sunod-sunod na siya, hindi na ikaw siya lang, ikaw na lang gawa. I-send mo lang sa akin. Opo, ginagawa ko. I-send mo na lang sa akin para i-post ko. Yes po. Send ko muna sa inyo. Para sige, may parang, approval. Sige. Salamat, consolidated na kasi yes, ito. Maganda. Oo, yes po. Yun lang po, Father. At saka, salamat, Brother thank you Roland. So much. Makita tayo dyan. Yes, yes. In God's time, Brother Roland. Thank you. Thank you sa iyo, Brother Roland, sa iyong katanungan. And then, move naman tayo ngayon sa isa naman na naka-open camera.
Alfredo Junior Gonda. Brother Alfredo, good evening. Hello po, good evening po. Hoy, Brother Alfredo, good evening. Taga saan? Taga Marinas po ako, pero ngayon po, dito po kami sa Saudi Riyadh po. Ah, Saudi Riyadh. Sige bro, anong may paglingkod natin sa iyo? Katanong nga pala po, Father. Yung sister ko po kasi, meron po silang image ng Biray na Manawag. Life size po. Ayun po, ang story po kasi na ito, kasi nung maliit pa yung ate ko, tatandaan ko nun. Ate, malimit siyang dinadala ng mother ko sa hospital for check-up, gano'n. Tapos, nags yung doktor, hanggang, matagal po yun, mga ilang years po. Tapos, hanggang medyo lumaki na kami. Tapos, may nakilala kami ngayon na manggagamot. Kasi yung naging nangyayari kasi sa sister ko na sumasakit yung ulo ko. Tapos, minsan, nawawala ng malay, gano'n po. Tapos, medyo nakilala namin yung manggagamot, nawala po yun. Ayun, tapos sabi po nung bago dumating yung birthday nung sister ko, kailangan makapagpagawa ng image ng Malabi rin. Tapos nagawa naman po yun. Tapos po sabi rin nung manggagamot na pwede rin manggamot yung ate ko. Tapos yun na, manggagamot po yung ate ko. Sabi ko, nakikita rin namin na agamot siya ng mga binabarang, mga nasasapian, mga ganun. Pero ngayon po, hindi na po siya, hindi na po siya active sa ngayon. Pali ang ano ko lang po, nung birhen ng Manawag po? Kasi baka po meron siyang ng occultism, ganun po. Ano po bang maganda? Una, kapatid, yung manggagamot ay ipinasa niya yung kanyang kapangyarihan sa iyong kapatid. Yun ang dapat i-renounce, kapatid. And then, magsagawa kayo na... Oo. Dahil ipinapasa niya yung kapangyarihan niya sa iyong kapatid, yun din ang i-renounce ninyo, lalo-lalo na sa kapatid mo. Nandyan po yan sa prayer of deliverance. Una, mag-practice kayo ng cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ang pinaka-importante before liberation is catechism talaga. Yung dagdagan nyo yung kaalaman ninyo patungkol sa exorcism or sa deliverance na spiritual warfare. Makatulong po yun. Dahil kapag hindi ninyo, hindi kayo convinced, no? And then, grabe yung inyong yung false information na natanggap ninyo, kailangan natin ng authentic na catechism para yung mga maling aral, maling mga katuruan, ay ma-purify tayo. So, yung liberation magsimula na sa catechism. So, unang-una, yung simbahan ay pag-aralan natin para ma-purify yung mga maling aral na ating narinig through sa mga kaibigan natin, sa ating mga ninuno. So, kaya nga, yan ang theological reason bakit nagtayo si Kristo ng simbahan, kapatid. And then, anong gagawin ninyo? Kung merong malapit na mga exorcist sa inyong diocese, mas mabuti na makalapit yung buong pamilya ninyo, kapatid. Salamat po, Father. Pero sa diocese ng Imus po, natanong na po ako, meron daw po mas mabuti. Meron po. And then, ma-dispose yung mga occult object, yung mga exorcist makatulog sa inyo to identify the occult object in your family and in your house, kapatid. Magpa-schedule na lang kayo. Tama, labitin po, Father.
Pero po, bago naman na ano yun, na publish naman po muna yun sa simbahan. Mm-mm. Hindi naman binibless ng manggagamot yun. Kasi pagkadating sa amin, ako sa simbahan, pinabless. Mm-mm. So, anong tanong mo? Hindi po ba ano yung na-contaminate po yung image po ng ano, na mahal na birin? Unang-una, kung ang image, alam mo kung saan galing yon, kung may connection yon sa mga albularyo, contaminate po yon. At kung wala naman, okay lang yon. Ang nakakontaminate sa'yo, hindi yung image, kundi yung albularyo. Pinagawa naman po namin yun sa paeng. Okay. Hindi galing sa albularyo. So, ang na-contaminate ninyo ay hindi yung image sa mahal na ina, kundi yung manggagamot. Tsaka, isa pa po, Father, salamat. Yung isa pa pong question ko, bali, Father, yung maliit pa po kasi ako, yung gabi po noon, natutulog ako, bigla nagising po ako. Eh, doon, napatingin po ako doon sa bintana namin. Sa bintana namin, may mga alak. Tapos po, doon ko po nakita yung Santo Niño. Yung Santo Niño na po yun, meron kami sa altar noon. Ganun na ganun na image. And then? Tapos meron rin Sacred Heart, doon nakita ko rin po doon. Mm-mm. Yung picture po, paano po yung anong itsura ng Santo Niño at saka ng Sacred Heart, doon rin po nakita ko, pagdilat po ng mata ko. Mm-mm. Ngayon, habang tinitingnan ko po, maya-maya po, biglang may sinag na parang ano siya, laser po siya na puting-puting-puti. Mm-mm. Na umanog po bintana, tapos pag ano ng laser ng gano'n pagbaba, biglang nag-form po siya ng yung holy face. Mm-mm. Po, ano po kaya na yan? Sa panaginip mo yon? O, gising po ako no, yung time na yun. Bigla, isang beses lang. Opo, isang beses lang po nangyari. Mm-mm. Okay. Ano po yung interpretation po? Unang-una, hindi tayo nagbabatay sa interpretation, no? And then, hindi ko alam kung ano yung mga nakita mo. Hindi tayo nagbabatay sa mga tinatawag na extraordinary na mga pangyayari. So, may ganun or hindi, basta yung faith natin ay matatag. Paano natin matatag yung maging matatag yung ating pananampalataya through walang tigil na pag-aaral, pakikinig sa mga aral ng simbahan po. So yun ang pinakaimportante, hindi yung mga sign and wonders, kapatid. Ang pinakaimportante ay lagi tayong nag-promote sa sacrament niya. Kahit walang sign and wonders. Amen? Higit pa yun. Bro? Kasi po, dito po sa Saudi, wala pong simbahan po dito. Mm-mm. Ayun po, yung dito po sa may WTN sa Facebook po, nag-alive po sila sa adoration chapel po nila. Ngayon po, pag nagdadasal po ako, tuwing nagla-live na po sila, kasi Monday to ano po sila, Friday na live, sinasabayan ko po ng rosary. Okay lang po po. Ang live sa... Consider na rin po yun na... Ano, sa Misa? EWTN? Ano po siya? Yung adoration chapel lang po nila. Yung nag-adoration. Live na adoration and then mag-prepay ka ng rosary. Okay lang yun. And then, dahil wala namang misa sa inyo, pwede kayo magsamba na lang online. Kung wala talagang misa. And then, ang Diyos naman ay very compassionate. Eh, hindi naman ninyo kasalanan na walang misa, di ba? Pero, tutubo naman tayo through salita ng Diyos sa mga humilya ng mga pari. So, magsamba ka online na lang. And then, sa pag-uwi mo sa Pilipinas, receive the sacrament of confession and then receive the body of Christ.
No? So, spiritual communion ang gawin mo, hindi ka naman makapag-receive ng communion, actual, sacramental, kundi spiritual communion. Para ding nagsasamba ka. No? So, anong misa na atinan mo sa online, yun na, ang regular na misa mo every Sunday para makasamba ka online. No? And then, magsagawa ka ng spiritual communion. I-search mo yung spiritual communion. Okay? God bless, bro, ha? Pinapakita mo sa Quiapo, yung pinapakita nila. Ah, pinapakita. Ah, doon ka. Pwede. Pag-sign ko na po yun. Pwede, bro. Pwede, bro. God bless, bro. Father, salamat. Salamat din po din sa Puto por Punto. Mas lumalim pa po yun. At marami yung natutunan po sa ano po natin. Sa katekisim po na simbahan natin. Maraming salamat po, Father. Sa buong po ng Punto Corpo. Salamat. Salamat, Brother Alfredo from Dubai, no? Dubai to? Riyadh po. Riyadh pa. Saudi, Riyadh. No. Salamat, brother. God bless. Salamat po. Okay, thank you sir, Brother Alfredo. And then move naman tayo ngayon sa next naman na nag-open camera. Si Ate Annabelle. Ate Annabelle, good evening. Unmute, unmute. Hello? Yes. Hello, good evening sa iyo, te. Hi, hello. Sister Annabelle. Hello, hi, Father. Good evening. Good evening. Father, may tanong po ako, Father. Ano po? Kasi ayoko naman kasi. Yung po sa discernment yung sinabi niyo po. Nagsalo kasi po ako ni Father William. So, hindi ko naman questionin yung ano niya. Kasi sabi niyo yung na lahat ng pari ay healers. Di po ba? So ngayon may ano kasi si Father William na devoted kasi siya ni ano ni Sabado. Ah, si Mama Mary pa rin yun eh, devoted siya. So sabi lahat naman doon na ng kamay doon ni Father William is nakapagbawaling. So ang tanong ko po kasi isa na po kasi ako na ano Father na deceived na po kasi ako ng demonyo kasi nga I was na possessed na po ako. So still pa rin ako ano deliverance pa rin kami ng family ko pero hindi naman ako nag-react. So nagpapalo ko kay Father William. So, ang tanong ko, ano po ba yung sa kanya, Father? Kasi, ang hirap, hindi ko naman questionin kung ano talaga siya kay Mama Mary, pero I'm praying na sana di na ako mag-deceive pa. Yung ganun po, Father. So, gagamot si Father William gamit ang kanyang kamay? O, yun yung mga ano na ito, nakapagpagaling daw yung kamay niya. So, unang-una, ang ipromote natin hindi yung kamay ni Father Darwin, no? Hindi yung kamay ng isang pari, kundi ang kamay ni Kristo talaga sa sacrament. So all priests are healers in the context of sacrament. So using the hand of the priest, I forgive all your sins to the anointing of the sick. Hindi nanggagaling yung kapangyarihan ng pari, hindi nanggagaling sa kanyang kamay. No, nanggagaling talaga sa sakramento. Ayan kapatid. So kung ang pare ay nag-healing without promoting the sacrament or the hands of Jesus, hindi ako mag-promote noon. Ang pinopromote ko lang yung sacrament eh. Sacrament of healing po. Para bakit natin hindi ito i-promote, tinuturo ito ng simbahan. So, ang tinuturo namin sa inyo ay hindi kay Father Darwin, kundi ang aral ng simbahan. Sacrament of healing, confession, anointing of the sick. And then, mas mabuti na upo siya sa sacrament of confession. And then, ang mangyari niyan, makapangyarihan pa yung kamay ko kaysa sacrament of confession. Di ba? Makapangyarihan pa yung kamay ko kaysa sa anointing of the sick. Di ba? So, kung maobserbahan ninyo, during pagbisita ko sa mga lugar, I never do healing. No. Go to the sacrament. Because sacrament is greater than me. Ako po ay, ano lang, no, abugra ko. No. Alikabok lang po si Father Darwin. Walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Father Darwin, kilikili power. No. So let us all together go to the sacrament, not to promote our own hands, not to promote our own power, not to promote the hands of Jesus and the power of Jesus,
resides in the sacrament, kapatid. Kasi nga si Father, ano, si Father William, talagang nag-ano yung tamay na doon sa mga ulo ng mga tao. So, sabi ko, ano kaya to pang Father William? Pero nag-ano naman ako, pinapalo ko pa rin siya kasi nga sa mass niya, sa, yun naman talaga yung ano ko, yung ano niya, yung rosary niya, wala naman ako kung ano doon. Pero yung talaga yung healing na mga tao nakapagpagaling doon sa Father William. Kung sabi ko, parang katulad to ni ano, ni iniisip ko tuloy yung sinabi ni Queen Antonio po yung kahit tungkol kay Sister Magdalena po kayo, yung 40 years po siya ng walking process. So, yes. Doon po siya naalala, oh my God, ayoko, baka ayoko ma-deceive na, ayoko na, kasi nga, focus na talaga ako kay God talaga po ba. Focus lang tayo po sa sacrament, kapatid. Yan lang. Yes. Para oh, hindi tayo, go back to the basic. Let us go back to the basic. Then, Father, kasi diba si Pope Francis, binless nga yung, parehong lalaki, diba, Father? Mm. Pero ang tanong po, Father, diba nasa Bible naman, Father, na parang sinunog niya ni yung Jesus yung nataon na yun, na kasi nga, nagpadala nga si Jesus, diba nagpadala si Jesus ng mga anghel sa baba, tapos, alam niyo nung ito, basta sa Bible po yun, Father, tapos ang tanong ko, Father, ano, kasi sabi nga sa Bible, bawal tayo mag-judge, di ba? So, pero sa Bible naman, na bawal talaga yung magtalik, yung kapareho. Parehong sexual. So, ang tanong ko, Father, pero may ginawa naman silang good. Na good na, may good side naman sila na ginawa. Like Vice Ganda. Yung example nga to, Vice Ganda. Example na lang po, Father, ka Vice Ganda. Marami na siyang tutulungan. So, tanong ko, Father, sa tingin niyo, saan po ba siya pupunta? Kasi, parang ganun, Father, kasi sa family ko po, Father, sa side ng mama ko, ano talaga, Father, na LGBTQ talaga, Father, may ano na talaga, as in, live-in na, with kapwa nila kapare babae, almost sa, ano, sa side ng mama ko. Yan, tanong mo? So, ang tanong ko, Father, sa tingin niyo, Father, kahit may good side siya, pupunta pa rin po ba siya sa langit, Father? Yung ganun po, Father? Kahit may malaking na po siyang nagawang kasalanan kasi naka-live-in na siya na kaparehan niya. Kung mamantay tayo, kahit hindi bakla ha, hindi tumboy. Parang na-isolate lang natin yung mga bakla at mga tumboy. Eh, no? So kahit hindi bakla, kahit hindi tumboy, objective ako ha. Basta meron tayong malaki na kasalanan, mortal sin, hindi tayo makapasok sa langit kung mamatay tayo na nasa state of mortal sin, kapatid. Kahit hindi tumboy, kahit hindi bakla, kahit totoong lalaki, totoong babae, di ba? Basta meron tayong malaking kasalanan at hindi tayo nagsisisi sa huli. At kung nagsisisi man, dahil yan ang sinasabi ni Kristo, don't judge. Dahil hindi natin alam sa huling banda sa kanyang buhay, ay tumawag siya sa pangalan ni Kristo, di ba? Lahat ng tumawag sa pangalan ni Kristo, but it doesn't mean we will not face the judgment of God. Because ang Panginoon ay hustisya eh. And then, sigurado ako, basta mag-repent sa muling pahina sa kanyang buhay, hindi na yan maimpyerno. Nadaan pa siya sa maraming taon doon sa purgatorio. Because yung purgatorio, hindi naman yun maimpyerno. It is via it eterna. Papunta po yun sa langit. Yung nasa purgatorio, hindi po yun papunta sa impyerno. It is purification. Kung ma-purify na yung kaluluwa natin dun sa purgatorio, pupunta yun sa langit. At the end of time, dalawa lang. Paano po yung... Okay. Ano? Paano po yung ma-purify, Father? Kung patay ka na, Father, magdadasal. Di ba, di naman makapagdasal. Sabi mo, di naman makapagdasal yung kaluluwa. Kaya nga, meron tayong mga dasal para sa mga mahal natin sa buhay. Na ipinagdasal natin through mass intention, pinamisahan natin, nagdudovena tayo para sa patay. So, yun ang tanong kanina ni Brother Roland, di ba? Kinu-quote natin ang 2 Maccabees, chapter 12, verse 42 to 45, na yung dasal nila at panalangin nila para mapatawad yung mga
kasalanan sa namatay. So, meron pa rin na pag-asa, no? Pero kahit nagkapag-confessa na Father, na-confess na, repent na siya, buhay pa siya, Father, pupunta pa rin po ba sa purgatory siya? Yes. Dahil yung talaga, sacrament of confession, ay pagpatawad lang yun sa kasalanan. At babayaran pa natin yung punishment. No? Ang kasalanan ng napa... example, di ba? Kung magkabangga ka ng kotse, sabihin ng mayara, pinatawad kita, pero ang damage, i-repair mo. So, yung punishment ang ating babayaran. Kung nabayaran mo na yung punishment dito sa mundo because of the indulgences, hindi ka nadadaan, no, sa purgatorio. You are a living saint. No? Yan po. At yung buhay mo ay iniiwasan mo na yung mga mortal sins, kahit intentional venial sins, iniiwasan mo na. No? Pero it is our calling natin lahat, kapatid. No? So, hindi lang natin exclusive sa mga tumboy at sa mga... Malaking kasalanan yon, di ba? Pero objective ako sa sagot na kahit hindi ka tumboy, kahit hindi ka bakla, no? Kung meron tayong malaking kasalanan, no, hindi tayo kapasok sa karayan sa langit. Pati si Father Darwin, kung may mortal na kasalanan, ikis yun. So, lahat tayo ay pinatawag ni Kristo to repent. Hindi lang yung mga bakla, ha? Hindi lang yung mga tumboy. Okay, bro. Father, meron tayong ibibigay na sa katekisim, turo ng simbahan. Katekisim 10:35 nga, bro Jando, 10:35. Yung mga hindi nakapagsisya, yung mga may mortals yung nakamatay, ano? So, 10:35 po, turo po ng simbahan natin, meron tayo. Okay. Wait lang. 10:35, Brother Jando. Okay, so, ano yung muna to? CCC 10:35. Yes. Okay. Ito. Teka, ba't hindi nagbukas? Wait lang. Ayaw magbukas, Brother Angel. Basahin mo na lang, bro. Ay, hindi po, hindi din makita. Ah, nandito na, oh. Oo. Kaya lang, eto. Si Bro Junri. Na, ang liit. It lang. Ayakan ako na lang, Bro Jan. Anong, ano yan, CCC? 10:35. CCC 10:35, okay. CCC 10:35. So, ito ang ating mababasa. Oh, hindi nga siya nagbubukas, Brother Angel. Parang yung ano, yung site mismo ang nag-ano, Brother Angel. Hanap tayo ng ibang ano, ibang mapagkapura ng source. Ayun, meron dito. Ah, ito na lang. Yung usual lang ting ginagamit, hindi na nagbubukas, parang inalis na nila. So, ito na lang. Ayan. So, sabi dito, CCC 1035, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. So, malinaw na malinaw. Yan, kapatid. Salamat, Brother Angel, ha? So, right after, kapag in a state of mortal sin without repentance, no? Agad-agad po yan, kapatid. Immediately. Hindi lang sa tumboy at bakla, ha? Hindi po, Father. Dagdag po natin. Dagdag din po, Father, kasi may tanong siya na ano eh, na
eh gumagawa siya ng mabuti, no? Ito yung ano, Santiago Santiago nga dos 11 kasi second, gumagawa ano? Siya mabuti pero Santiago dos 11 kasi ang ano niya gumagawa nga siya ng mabuti pero under siya ng ano yung nga yung fornication din, no? Paano Santiago dos 11 nga bro Junrey. Bro Junrey bro. Dara. Okay, ito ang mababasa natin. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka mangalunya, ngunit pinapatay ka man, nilabag mo pa rin ang kautusan. So in other words, eh tumutulong ka nga sa kapwa, eh lumalabag ka naman sa kautusan ng fornication yung sa unang Corinto 6:9, sabi doon, walang bahagi sa karyan ng Diyos ang mga nakikiapit sa kapwa lalaki, kapwa babae, walang bahagi, so mortal sin yun. Ngayon, tumutulong nga siya pero gumagawa siya ng mga ganun, eh sabi diyan, lumalabag siya sa buong kautusan. Father Darwin. Salamat. Yung kabutihan natin, Brother Angel at kapatid na, sino pangalan sa nagtanong natin? Si Amabel po. Amabel. No, hindi sapat yan. Kahit yung kabutihan natin, hindi sapat. Dahil natural goodness yun eh. Yung langit is eternal goodness. No? Yung natural goodness natin, natural capacity, hindi makapasok without the grace of God. Kaya nga, kailangan natin ng sacrament. No? Kailangan natin ng sacrament of confession. Dahil yun po ang aid natin para makapasok sa tayo. We need supernatural help. Supernatural aid. At saan natin makukuha yun? Kaya nagtayo siya ng sacrament eh. Para tayo makapasok sa kaharian niya through the sacrament of baptism, ma-erase lahat ng mga original sins natin. Pati na yung actual sins natin. Oo. So, malaking tulong po yung evangelization talaga, kapatid. Dahil dito ay mamulat yung mga kapatid natin sa katotohanan. Not enough yung natural goodness natin. Naturally. Eh. Paano mo makapasok doon sa eternal supernatural place? Natural lang tayo. Hindi tayo makapasok doon. Sabi ni Kristo, wala pang nakapasok sa langit maliban sa akin na bumaba. Di ba? John chapter 3 verse 13. Basahin natin, bro. John chapter 3 verse 13. Mm-mm. Okay, sabi dito, wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So wala pang sinumang nakaakyat sa langit, kapatid. Kahit mabait yun sila, mabuti yun sila si Moses, nangailangan tayo ng supernatural person para magbuka sa supernatural place na yung tinatawag na langit po. Okay? So, si Kristo po ay may magandang balita sa atin. Tinatag na yung simbahan. Nagtatag din siya ng 7 sacraments. Yun po ang supernatural graces. Para makapasok tayo sa supernatural place. Example bro, ha? Parang very theological yung presentation ko eh. Magbigay ako sa inyo ng analogia. Si Brother Angel, ilang minuto ka Brother Angel? Kaabot ka ba ng ilang minuto na mag anong Tagalog ng utong Brother Jano? Dive doon sa tubig? Sa dagat? Utong? Parang pigil hininga? Oo. Oh, ilang segundo kayo makakayanan nyo mag-dive? Natural ayang capacity niyo. Oo. Kayang pigilin ang hininga ka mo, Father. Brother, yes. Brother Angel. Ilang segundo? Kayang pigilin ang hininga. Ilang segundo lang. Segundo lang yan. Ikaw? Father. Segundo lang. Segundo lang sa akin. Ah, sige. Segundo hindi kayo aabot ng isang minuto. Dahil yun. Hindi. Mga 30 seconds. Yan ang natural capacity natin, Brother Angel, sa pagpigil sa ating hininga. No? Kung mag-dive tayo sa ilalim ng dagat. So, yan ang natural capacity natin. Maliban lang kung may hasang ka. Ano yung hasang, Brother Jan, no? Taong may hasang? Parang ano? Ano nga yung Brother Angel, yung Tagalog, yung ano, nasa
nasa pangalan ng isda yung ginagamit niya para ano mahuminga. Ano sa Tagalog yun? Hasang din. Hasang din. Hasang, no? Hasang. Maliban lang po may hasang ka ng isda, di ba? Oh, okay. Yung natural capacity natin sa pagpigil sa ting paghinga, Brother Angel, is limited lang. So paano tayo maka-enjoy sa ating pag mag-diving tayo? Paano tayo mag-enjoy relying only our natural capacity sa pagpigil sa ating paghinga? So kailangan natin ng extraordinary gadgets, Brother Angel, oxygen, para mag-enjoy sa tayo kahit ilang oras pa tayo mag-enjoy sa ilalim ng dagat. Ganun din yung ilalim ng dagat, extraordinary na yon. Hindi natin kayang mamuhay doon ng ilang minuto without extraordinary gadgets. Kung mahirapan tayo sa extraordinary place sa ilalim ng dagat, lalo-lalo na. Mahirapan tayo sa pagpasok sa langit. Supernatural place yon, Brother Angel. So we need supernatural gadgets, supernatural aid, supernatural help. Kaya nga, meron tayong sacrament. At dahil doon, kung makatanggap tayo kahit nakasalanan ka, nakapasok ka sa kaharian sa langit. Dahil gradually, you receive the grace of God. Walang mawawala kung makatanggap tayo ng biyaya o grasya galing sa Diyos. Pinaagi sa kamay ng mga pari. Through the sacrament of confession and renting of the sick, lalong-lalo na yung katawan ni Kristo. The Holy Eucharist. Sabi ni Maximilian Kolbe, sabi niya, if the angel in heaven capable of envy, doon ako nun sila ay inggit, meron silang inggit sa mga tao, isa lang, kung sila, hypothetical yan, kung sila ay, ano, capable of envy, ang source sa kanilang envy is Holy Communion, dahil tayo lang ang makareceive ng katawan ni Kristo. So, yan po. Blessed na blessed po. Hindi swerte. Blessed na blessed po tayo, mga Katoliko. Because of the grace of God. In the sacrament, kapatid. Praise the Lord. Then, pa... Naputol? Nawala si... Ako'y nawala? Nando? Well, nandito mo kayo parehas, Father. Nawala kami parehas. Nawala kami... Ah, ako lang hindi makarinig sa kanya. Baka yung signal, o parang signal niya yata ang medyo hindi. Pero rinig din naman siya. Try mo ulit, sister? Ano po? Oh, sige, sister. Hello? Nawala. Hindi ko na pakinggan. Last na po, Father. Na-trending ko kasi yung ano ni Pope Francis, yung sinabi niya na kami just there is only one God, and our religious and languages paths to reach God. Some are Sikh, some are Muslim, some are Hindu, some are Christian, but they are different paths. Mm-hmm. Attending po kasi yung sinabi. Yes. Ano po ba yung sabi ni Pope Francis po? Kasi iba talaga yung mga ano na mga tao eh. Unang-una, lahat tayo. Unang-una, kapatid, lahat tayo, kahit Hindu ka, kahit Muslim ka, kahit ano yung pananampalataya mo, meron tayong instinct eh. Now, we desire, we long for the absolute good. Pareho tayo eh. No? Lahat tayo. Kahit yung ano nga eh, yung mga ninuno natin, di ba? May image sila sa Panginoon. Absolute creator. Meron na silang instinct. Nandiyan na yan sa atin eh. No? Pero ang point lang ni Pope Francis doon is kapayapaan. Kung totoo na may Diyos kayo, di ba ang Diyos natin ay ang tunay na Diyos ay mapagmahal. Bakit maghira tayo? Di ba? Dahil in the name of religion. So, ang point lang ni Pope Francis doon is magkaisa tayo. The religion is relationship to God. To the absolutely good. So, universal term lang ang ginagamit niya. Dahil, ang mangyayari kung makidiskusyon si Pope Francis, kayo po ay mga kampo ng demonyo, doble yung ano, doble. Katulad ni Jesus Christ, di ba?
yung mga Hudyo ay very ano bias sa mga Samaritan. Sa mga Samaritan, 'di ba? Bias na bias sila. Pero nung pumunta si Kristo, ina-highlight niya yung mga good Samaritan. Sinisaway pa niya yung mga pari na mga Hudyo, 'di ba? So Jesus is trying to unite us, no? Through his love, by showing his love, no? Sabi ni Kristo, 'di ba? Ipakita niyo no, na tunay yung pag-ibig niyo sa kapwa ninyo. At sa pamagitan nito, ang nag-glorify, ito po ay palatandaan na anak kayo sa Diyos Ama. Di ba? So it is all about love. It is all about love. Love going beyond whatever colors, whatever nationalities, going beyond sa ating mga pananampalataya, no? So si Pope Francis is wide, eh, hindi narrow-minded, no? So he listen and he expresses Father love Darwin. And sympathy. Father Padre. Yes. Yes, Pads, pwede bang dumagdag, Pads? Kasi yes. Uminit yung issue na to, eh. Para siguro maunawaan din siguro ng ating mga kapuntos at mga kapatid ng Katoliko, no? Kasi nag-trending na naman sa ano, Father, sa social media na hindi nila naunawaan yung mind ng Santo Papa. Tandaan po natin, ang Santo Papa natin is all-embracing. Catholic. No, hindi niya, Catholic kasi tayo. So, biblical naman po yung ginawa ng ating Santo Papa. Even St. Paul, yun po ang pananaw ni St. Paul, mga kapatid. Yes. Ang tawag mo nun, ecumenism, no? Pope only showing us how to respect their belief and how to respect their tradition. But that is not mean na makiisa tayo sa paniniwala nila at yung mga tradition nila. Even St. Paul, ginawa po niya yan. Kung mabasahin natin ng 1 Corinthians 9:19-23, ito po ang ating mga mababasa, mga kapatid. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na mas marami sa Panginoon. So, parang taktika din yon para mapasok natin sila sa pananampalataya natin. Pasukin muna natin ang kanila. No? Sabi ni St. Paul, sa piling ng mga Hudiyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudiyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Yun po ang punto doon. No? 21. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ano raw? Kahit pala magpailalim tayo sa ibang katuruan, hindi yun nangangahulugan na hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. 22. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. It's all about paghihikayat, mga kapatid. Huwag po kayong malito sa pananalita ng Santo Papa natin. Biblical po yun. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Yun lang, Father Darwin, ang aking kadagdag at ikaw na patuloy magpaliwanag, Father. Malinaw na yun. Salamat, kapatid, ha? Salamat, Brother Angel. Brother Junry. Brother Jando? Okay, so, Ate Mabel, okay na ba yan? Yes po. Thank you po and God bless po. Sana po marami pa pong katikisim na maano namin kasi I think sa amin noon may katikisim naman pero naudlot bigla. So nawala sa isipan namin yung sa bata,
sa bata pa, yung bata pa kami, nawala lahat yung mga turo. Kasi nga, parang yung time na yun, ano pa may talaga, grade, mga elementary pa. So, nawala talaga, na-erase. So, di namin alam na paglaki namin, nakagawa kami ng mga mortal sin. So, at least po ngayon, na ako sa part ko na, mali talaga, may mga mortal sin akong nagawa na di ko naman alam na yun pala yun. Nawala talaga Father Darwin eh. Nawala sa isipan ko kasi nga elementary pa may nag-start na yung may katikisan. Pero pagdating namin ng high school hanggang kolehiyo hanggang ngayon wala. So nawala talaga. Ngayon nga naman yung senior namin dito nag-ano na siya ng mga kasi malaki yung eskwelahan namin dito sa Cagayan de Oro. So naghihikayat siya dito sa lugar namin sa Gusa. I think kailangan niya mga 100 katikis. Kasi nga, gigit na talaga, Father. Kasi marami na talagang mga kabataan ngayon na nawala sa landas tulad ko po. Ngayon, nag-ano pa ako, nag-repent naman ako, na-confess ko na lahat ng mga kasalanan ko. And still, nirepent ko pa rin yun na napatawad ako. I know naman napatawad na ako ni God. Kaya nga, ayoko na siyang ulitin pa kasi I know naman kung saan talaga tayo pupunta if ever ginawa pa rin natin yung kasalanan natin. Yun lang, Father. Salamat ko sa punto po punto. Sana magtagal pa tong ano niyo po, Father. Yung team niyo po, sana wala pong ano. Talaga forever na hanggang sa magtanda po tayo. Yun lang. Salamat po. And God bless. God bless, Sister Amabel. God bless, Sister. Okay, thank you sa ito mo, Amabel. And then, move naman ako ngayon kay Heart. Okay, Ma'am Heart, good evening. Click unmute po, unmute, yan. Yeah. Hello, good evening po, Father. Good evening, Sister Heart. At sa Zoom at sa live po na nanonood. I'm from Santa Catalina and nalito po ako ngayon sa Kuwait. Tatanong ko lang ko, Father, sino po ba yung huling propeta po? Huling propeta? Po sa mundo. Kasi po, yes po, kasi po, yung bayaw ko po at saka yung yung bilan ko, nalipat po sila sa Ibasekray sa bayawan po doon sa amin. Nalipat po sila. Nalipat sila sa ibang sekta. Tapos yung tawag po sa kanila is hindi po pastor, yung po nila, pinolo, is propeta daw po. Talagang pinaglalaban po nila. Kasi propeta po yung tawag ng nila, founder. Kaya sabi ko, may propeta pa ba ngayon na nag-exist? Kaya sabi ko, kaya tatanong ko po kung meron pa bang propeta? Merong propeta ngayon. Basahin natin, Brother Jando, ang Matthew 24. Mike, meron pa mga propeta. Si Basa okay, Brother Jando. Matthew 24:24. Ito ang sabi. Sapagkat may lilito ng mga huwad ng mga Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Sa English, bro. Huwad pala, Padre, huwad. Meron. For false messiahs and false prophets will appear. Meron pa, bro, sister, na mag-appear sa huling mga araw. No. Merong mga false prophets. Meron pa mga propeta, sister. Yung mag-appear ngayon na mga prophet, mga false. Meron talaga. Biblical yan. So, meron pa. Kasi po, Father. Hindi tayo ma... Sa kanila po, Father. Yung na si Mano Mire daw po, tinuturo ko sa kanila na si Mano Mire daw po ay ginawa po daw po natin Diyos. Tapos lumulot po daw tayo sa rebulto. At saka yung Ten Commandments daw po natin is marami daw pong mali. Yun lang po ang sabi nung propeta po nila. So, ma-qualified yun sa false prophet, kapatid. Si mismo si Kristo, sabihin mo sa kanya na certified kayo na false prophet. Kayo ang certified na false prophet. Congratulations! Kayo ang katuparan. Sa sinabi ni Kristo, false prophet, may false messiah din. No, nahuli na. Brother,
Congratulations, biblical kayo. Oh, certified. Kayo. Certified. Oh, certified. False prophet? False messiah. Congratulations sa mga certified false prophet and false messiah. Okay. Yan, sister, ayun, yan ang gamitin po, mo. Father. Meron pa talaga yung prophet ngayon. Mga false prophet na lang na titira. Pero unang-una, kapatid, maliban sa false prophet, yan ang sinabi ni Kristo, di ba? Lahat tayo na gumagawa sa kabutihan, lahat tayo na tinutupad yung aral ng Diyos, prophetic po yun. It is the role of a prophet. No? Marami sa atin, hindi na prophetic. Politic na eh. Hindi na prophetic. Through the sacrament of baptism, we share the threefold nature of Jesus. The first one is priestly. Meaning to say, lahat ng ating mga sakripisyo, ialay natin sa Diyos. Yan po, sacrifice sa pare. Pangalawa is kingly. Hindi yung tayo ang pagsilbihan. No? Kundi, ang mindset ni Kristo, bakit kailangan natin ma-share yung pagka-kingly ni Kristo? Ang kingly ni Kristo in the context of authentic service. Na maglingkod tayo ng buong puso without thinking matanggap natin. So, kingly, the authentic service. At prophetic, isinabuhay natin yung aral ni Kristo. Tayo ay witnesses. Tayo ay tunay na propeta. Kung isabuhay natin ang aral ng simbahan. Ang kapatid. Pero meron ding false prophet. And then, yung mga false prophet, umuusig sa dalisay na aral. Umuusig sa tunay na simbahan. Umuusig sa simbahan na tatag ni Kristo. Na congratulations po. Certified na po kayo na false prophet. Sister Heart? Okay. Yes po. Thank you po, Father. God bless po. Yan lang po, Brother John. Oh, God bless, Sister Heart. God bless. Bye-bye. Okay, thank you sa iyo, Ma'am Heart. And move naman ako ngayon. Dito naman tayo kay Maria Luisa. Hello, Ma'am Maria Luisa. Good evening. Hello po. Good evening, Brajando, at sa buong team. Good evening po, Father. Good evening, Sister Maria. Apo. Ay, unang tanong ko po, Father. Yung online nyo po sa tuwing umaga, existing pa rin po ba? Anong yung, online? Yung sa catechism po. Ah, sa catechism sa ano? Parang hindi na. Sa catechism sa office? No? Mm. Oo. Kasi naghahanap kasi ako dahil gusto ko sana i-share sa may ano kasi kami may estudyante na na-possessed. Sa ngayon naman, handled na siya po ng exorcist. Pero ano kasi yung lulo nila mananambal. Kaya yun, gusto ko sana i-share yung sa catechism ninyo sana kasi wala na pala. Father, ito pangalawa po. Hello. Salita mo na ako. Ganito na kasi yan, te. Yung dinidiscuss dito tuwing open ng office, yan ay dinidiscuss na rin dati. So, kung gusto mo talaga mag-alatin sa kanilang catechism, kung ano yung mga na-upload dati na catechism dyan sa YouTube, yun ang iparinig sa kanila kasi di same lang yung ulit-ulit. Ulit-ulit talaga yung sinasabi. Everyday, may bagong dumarating kaya yung nato kahapon, hindi ito talk bukas. So, the same talaga yung mga talks. Yun. So, yung mga playback na lang po. Yeah. Yung playback na lang. Okay. Pangalawang tanong ko po, Father, na-share ko na po sa iyo ito, second time na po itong nakipag-usap po ko sa inyo. At tungkol po ito sa yung lola namin na barangan.
So, bali, natanggap niya yun sa kaibigan niya. Mm-mm. Tapos yung mama naman, yung mama ko naman po, hindi rin niya tinanggap yun kasi nga, nahihiya nga siya. Mm-mm. So, bali, walang tumanggap kasi nag-iisang anak ko siya. So, mm-hmm. ang sabi niyo po sa akin noon na lumapit po ako sa exorcist. Mm-hmm. So, lumapit ako, Father, tapos sinabi ko po yun. Ang sabi ng exorcist is, ano daw, magpamisa daw po ng 9 na araw, mm-hmm. straight, tapos novena din at the same time. Tapos pang ninth day, mm-mm. mag terik ng kandila doon sa cementerio. Mm-mm. So, yun ang ginawa ko po. Mm-mm. Sapat na po ba yun? Mm-mm. Ah. Unang-una, mas mabuti na lumapit ka sa exorcist. And then, maisali din yung occult involvement mo. No? Yung occult involvement mo, hindi ka naman makakonfess sa kasalanan ng magulang mo, di ba? Dapat sila mag-confess. And then, ang gawin mo, mag-renounce ka lang, mag-self-deliverance ka na lang. No? Gamitin mo yung order sa deliverance prayer, sealing the place, after the cares. No? Confession, alam nyo naman yung cares. And then, after sa cares, yung mag-seal ka sa lugar, pangalawa, prayer for protection. Yung prayer po yun, Father, yung pag-seal sa place. Replay mo lang ito. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication. And I seal this whole area to the most precious blood of Jesus Christ. Ganon. Mm-hmm. Yun po ang sealing of place. Pangalawa, protection, prayer of protection, renouncement. Magpupuusa ko po yung solemn renouncement po in front of the Blessed Sacrament po. And then, consecration to the Sacred Heart of Jesus and consecration to the Immaculate Heart of Mary. And then breaking the seal and consecration, breaking the curses and spells, breaking any unholy ties, the name of Jesus, deliverance one, and then cleansing prayer. Yun po yung order. And then yung renouncement in front of the Blessed Sacrament po. Yan lang idadagdag mo, kapatid. Buong pamilya, mas mabuti. Nagawa ko na po yun. Nagawa ko na po yun, Father. Kahit sa gabi-gabi po bago pagkatapos namin mag-rosary ay inaraw-araw eh ginabi-gabi ko na rin po yung pagbabasa ng mga tong renouncement yung then, sa mas mabuti from na 62 to 100 that's good. Mas mabuti din na ma-educate ang buong pamilya at mong sagawa as communal prayer po. Ma-pray po ninyo. Yun po ang breaking of lalo-lalo breaking of seals and consecration po. Yun nga po problema ko, Father Hay, kasi parang okay naman sila pero wala, parang hindi nila hindi sila seryoso po. Unang-una catechism ang kinakailangan, hindi naman siguro araw-araw, from time to time lang. Okay. Na yung devotion natin, rosary, yun ang pinaka-importante. And then, simple prayer of deliverance lang, deliverance one. And then, consecration of senses sa mga anak mo. Dagdagan mo na lang yung catechism para sila po ay tutubo. Hindi lang sa, tutubo yung pag-ibig nila sa devotion kung makatekay sila. Pa pala, Father, yung isa kong anak, kasi nga, nung maliit pa ito, lagi itong inilapit sa albularyo. Nung baby pa po siya, mga siguro 2 years old, mm-hmm. kasi nga, months old pa lang, sinasama ko na talaga sila sa pagsisimba. So, medyo lumaki na
ano talaga sila sa pagsisimba. Hmm. So nung mga siguro ga 1 year old to 5 years old, kapag hindi sila na ano na dala namin sa simbahan, umiiyak yan. Dati ano pa yan, gumagawa pa ng ano ng cross na kawayan, tapos mag ano didipa siya doon. Mm-hmm. Tapos magagalit kapag nililipat yung pinapanood niya na tungkol sa Panginoon, nagagalit yun. Kaya lang nung naging ano siya, naging sakitin siya, lagi nilalapit sa albularyo. Mm. Ngayon, nahihirapan po ako, ano, nagsisimba naman po, pero kailangan pa ng pilitan. So, anong pwede yan kong gawin po, Father? Katikisim talaga, makatulong. Katikisim and then i-consecrate yung senses niya. Yung katikisim ay, sabi ni Patrick Madrid, truth is the intellect's most precious possession. Ulitin ko, truth is the intellect's most precious possession. Paano ma-internalize sa intellect niya without the truth? So, paano maka-appreciate tayo sa truth without catechism? So, kaya nga, maraming bumabalik sa simbahan through listening, through catechism sa ating mga kasamahan dito. This coming Wednesday, mga kapatid, i-announce ko na lang dito, may babautismuhan tayo. Ang pangalan niya ay si by birth po siya na Baptist and then naging ATS. Ang pangalan niya ay si Orville Bayubo. So ipo-post ko siya dahil babautismuhan natin this coming Wednesday po. Yan po ang magandang balita. 68 years old na po siya at lilipat siya sa inang simbahan dahil sa katikisam. Knowledge is power, kapatid. Yan lang ang kinakailangan natin. Let us share everything we learn from punto por punto. Because what we shared is not our own theological opinion, but it is from the truth of our faith, the Catholic Church. Sister Maria? Opo, Father. Sige po. Ay, Father, pwede last na lang po. Kapag, Father, halimbawa, maulit yung nangyari sa school po, ano ang pwede namin gawin? Anong nangyari sa school? Ayun nga, may possession na nangyayari inaharas po. Siguro, hindi tayo magsalita ng possession agad, no? Ay, pali po na diagnosed na po siya, Father, ng exorcist. Unang-una, kung may mangyari man mangyari sa school, kung marami na sila, dapat pauwiin yung mga bata. And then, i-isolate, lalong-lalo yung unang nag-react. At yung huling nag-react. Yan ha, yung dalawa. Yung una at yung huling nag-react. And then, i-isolate yung mga bata. At wag videohan at makalapit lang yung mga guro at yung mga bata for kung marami na pauwiin nyo sa bahay and then ipakuha sa mga magulang and then sa sunod mga araw makatikis yung mga magulang talaga. Catechism is the start of liberation. Kung hindi natin sila makatikis, pabalik-balik yung kaaway natin. Yung una po, Father, bali handled na po siya ng ano ng iglesia. Handog? Isang huli. Oo. Si patuloy si kapatid. Yung isang panghuli po, Father. Gustong-gusto niya po sana mag-confess, kaso lang hindi siya pinag-confess ng pare kasi nga ano siya eh. UCCP? Yes. Hindi po yun. So, unless kung lilipat siya sa simbahan. Dahil yung sacrament po, sana nga po. Yung gusto, sacrament gusto ay, niya po. Yung, kung gusto niya, mag-decide siya na lilipat.
sa simbahan. Dahil yung sacrament ay para hindi, sa Catholic. Hindi, ayaw lang, ano? Ayaw ng magulang niya po. Yun ang dilema niya, no? Yun ang dilema. And then, kung... yun ang problema. Kung dependent pa siya sa magulang, eh. Kung aabot na siya sa, ano, maging independent na siya, pwede siya maka-decide sa kanyang sarili. Pero kung minor de edad pa, wala tayong magawa dyan. Kailangan ng parents' consent. So, yun lang, kapatid. Possibly pa rin po ba na nasa kanya? Yes, hindi yan mawala. Harassment. Hindi yan magic, eh. Hindi yan magic, kapatid. No. Marami kaming pinaprocess dito matagal. Malibre. As long as yung buong pamilya ay magkaisa at makatikais ng wasto. At ma-process din. Kaya nga yung team natin ay pinatrain natin for spiritual direction. Dahil hindi ito basta-basta na trabaho. Kapatid? Hindi po. Salamat po, Father. Maraming salamat po. And then, anong oras na? 9:30 na, Brother Jando? Mag-bless na ako? Yes, Brother Darwin. Tula ng mga ibang naka-raise na nakabukas ng camera. So, let's get started na. So, mag-bless ako sa inyong mga religious items, ha? And then, after nito, mag-simple prayer of deliverance lang ako. Unahin natin yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of salt. You creature of God, salt, a purge of evil by the living God, by the true God and the holy God. By the God who ordered you through Lysanias the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, but thou purified salt, for the health of livers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Yung rock salt ninyo ay holy and exercise salt na po. And inisunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the reservoirs power the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations. Be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in bed and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate to manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever, and sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from being needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that through the end be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig niyo. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength and King of incomparable empire,
ever the glorious true triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of differing enemy who valiantly put in town hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a dewy sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, the devilish infection cease. Venomous serpent driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water po. Sunod natin i-bless yung olive oil ninyo. May dalawang klase na oil sa simbahan po. Yung tinatawag na priestly oil, huwag kayong humingi dyan dahil priestly oil po yan para yan sa gagamitin sa sacraments. Yung i-bless sa obispo during Christmas, no, it is priestly oil. Pero itong pure olive oil na i-bless natin, hindi po ito priestly oil. It is common oil. It is called holy and exercise oil. Bakit ito tinatawag na common oil? Pwede gamitin sa pari, pwede gamitin sa hindi pari po. So, i-bless natin ang oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that he contain. Let the resurrection power, the devil's legions and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and body in mind to only use it in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, may please you to guard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained to anoint the sick, so that with the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you, pray, that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering. All of incense, candles, rosaries, cross, crucifix, sacred images of guides, sacred images of angels, sacred images of saints, scapulars, handbook, Bible, bell, all your religious items in your hands. Your blessing ang kasunod. Heavenly Father, to your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now, in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ be glorified forever. May it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the devil one and his legions. May all these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the flock to your priests and people, and to whomever. These are used in the exercise of the ministry wherever it is kept. When clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Lord, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. These are blessed with the power of the Word of Christ, and may this blessing remain for all the time. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. At na-bless na yung mga religious items ninyo. Sunod natin yung consecration of senses. Anointing of senses. Hindi po ito anointing of the sick. Anointing of senses po ito. And then, sacramentals lang po ito. Gusto ko na lalapit tayo sa sacrament, because sacraments are instituted by Christ, greater than
the sacramentals itself. So, magsimula na tayo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole area with the precious blood of Jesus Christ. Dear Mary, humbly ask to protect me and all these people in our lives whom it cherishes from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all of our sources and spirits. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages. In the name of Jesus of Nazareth, to his tremendous powers, God, and to his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out a spirit of illness, a spirit of obsession, a spirit of obsession, a spirit of negative thoughts, a spirit of negative emotion. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, consolation, peace, and joy. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help these servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open to them the eyes of the heart, better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. So, gamitin nyo yung holy and exercise oil, or holy and exercise water po. Nag-consecrate ako sa mga senses ninyo. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross tayo sa no. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts ng ating mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter the words of life ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service ang ating mga balika. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. At sabay kayo sa akin na mag-cleansing tayo, ha? After sa prayer of deliverance, cleansing prayer po. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, and rent us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, yan po. Simple prayer of deliverance lang tayo. And then, kanina pala, meron tayong ini-exercise kanina na during exorcism, bigla lang sumakit yung ulo niya. And then sa pag with the guidance of this book, malaking tulog talaga itong aklat ni Father Kabading. Kung sasakit yung ulo mo, grabe yung pain mo sa
sa memory mo, no? Rejection, ganon, no? So, hindi tayo man-liberate without healing first our memory, no? Yung mga feeling of being abandoned, rejection, no? Yun. And then, yung attempt na abortion sa'yo. So, grabe yung in pain pala yung memory natin dyan. And then, yun po ang makapag-prevent sa healing and liberation. No? Grabe. Grabe yung mga revelation kanina sa mga demonyo during exorcism. At nung tinanong natin ano yung masakit sa mga parte ng katawan niya, yung ulo niya. Saan yung pahina? Isishare ko sa inyo. No? Maganda na ma-share ko ito sa inyo dahil makarelate tayo eh. Grabe yung ating frustration, grabe yung anxiety natin. Dahil connected tayo sa ating mga nakaraan, no? So, dito. Grabe yung pagsakit sa kanyang ulo during prayer lang, no? So, yun pala. Isa sa mga rason. Sa anong page ba yun? Kalimot ako. Binabasa ko kanina eh. No, gusto ko may share sa inyo. No. So, saan ba yun? Nawala. Ang ganda, no? So, yung mga trauma natin, grabe talaga yung impact sa ating kasalukuyan ngayon, no? So, without the grace of God, yun po. Kung hindi ma-heal yung memory niya, yun ang pabalik-balik. So, during exorcism, yun talaga. So, hindi exorcism lang ang kinakailangan sa pasyente, kundi yung processing sa sarili ay pinaka-essential po yun. So, hinahanap ko po yung ano, may image kasi yun eh. Nasaan na ba yun? Nakalimutan ko yung pahina. So, so siguro yun lang sa siguro Brother Jando. And then kanina may dalawa ding additional na nag-react. So busy po yung buong team kaninang lunch time, nag-meeting kami an evaluation sa mga pasyente natin. Nagsagawa din na tayo ng incident report nila para ma-process natin at makilala natin yung pasyente through sa kanilang mga guide question para mag-guide naman sa pag-process sa kanila. So, hindi madali. No? Mabigat talaga itong trabaho na ito, pero it is exhausting but it is rewarding, mga kapatid. Brother Jando, at pasalamat na lang ako sa inyo. At pasalamat din ako sa inyo sa tulong sa mga seminarista. Nakabayad na po tayo na mga more than 80,000 po sa mga 17 seminarians na natulungan natin. Nandito yung report ni Ate Juju. Ang ating, meron talagang nag-handle sa mga scholars natin. No? Hindi ako. Dito naka-transfer na tayo ng 26,000. Naka-transfer na din tayo ng 34,000. Dahil yung iba ay hindi magkatulad ng seminaryo. So, ang total nito ay nakaabot tayo ng nakabayad tayo ng 66,000 plus 34,000 po. So, yan po ang nabayaran natin. 66,700 plus 34,692,000. So, ina-announce lang natin yung nabayaran natin.
sa buwan na ito. Dahil hindi tayo nakabayad sa ibang seminarista sa starting sa school year nila. So, ngayong buwan ay tumaas. 66,700. May total dito ni Ate Jojo. At kung magtanong kayo, pwede kayo mag-communicate Ate Jojo Idiosma. 66,700. Last month is 91,472. Dahil may mga buwan na hindi natin nabayaran starting sa school year nila. Yan po ang update ko sa inyo. At yung pinadala ninyo sa PNB public account ko at sa GCash, ginagamit natin yun sa evangelization bago lang tayo natapos kahapon dun sa Kanlusong. First week naman sa October, dun naman sa bulubunduking bahagi, hindi dito sa Valencia kundi sa ibang lungsod, dahil nangganyo sila sa ginagawa natin. So pupunta naman tayo dun. Buong parokya siguro ang pakakainin natin this coming October 5 po. At dahil yan sa inyo, napaabot natin, secondary lang yung pagpakain, ang primary is evangelization po. At ginagamit din natin sa vocation po sa mga 17 seminarians na tinutulungan natin. And then, kung magtanong kayo, lahat ng ano, ay meron tayong makita talaga yung lahat ng mga pinadala ninyo ay ini-entrust natin sa finance, sa ministry. So kahit piso po, wala akong makukuha dyan. Inaalay natin yan sa evangelization at inaalay natin yan sa vocation. Kung mawala na si Father Darwin, may papalit, no? May 17, kahit may 10 lang dyan na maging pare, ay sobra ng saya ang aking puso. So maraming salamat sa inyo, Brother Jando. Brother, alam nyo, pagod na pagod ako ngayon dahil punong-puno talaga yung dahil Sunday po, pero magsisikripisyo tayo para sa isa't isa. Nandito lang ako, and then sa Facebook page ko magla-live din ako sa mga natutunan ko, sa nabasa ko. I-share ko sa inyo, hindi ko ito ipagdamot hanggang may buhay pa, no? Hanggang may buhay, iaalay namin ito sa inyo. At continue praying for us. Nangangailangan kami ng mataimting na dasal. At panghuli po, dahil ang ebanghelyo ngayon, Brother Jando, si San Pedro ay ina-appreciate ng Panginoon dahil siya lang ang nakasagot sa precise na sagot. You are the Messiah. You are our Savior. Who am I? Sino ba ako? Ang sagot ni Pedro, you are the Son of God. You are the Messiah. Perfect po yun. At sabi ni Kristo sa ibang ebanghelyo, ay, ang kaalaman mo, Pedro, ay hindi galing sa tao, galing sa Diyos. At sa lingbanda naman sa Ebanghelyo, si Pedro naman ay sinaway ni Kristo. Sabi niya, lumayo ka, Satanas. Dahil yung good intention ni San Pedro ay hindi isip ng galing sa isip ng tao, hindi galing sa Diyos. So yan din ang dapat natin gawin. Let us continue to discern. Dahil bawat isa sa atin ay gusto ng demonyo na makuha tayo. Gusto ng demonyo makuha si Father Darwin. Gusto ng demonyo makuha si Brother Jando. Anong dapat natin gawin? Continue to discern. Let us continue to pray. Ang example natin ito ay si Pope John Paul II. No. Nung bago pa siyang na-elect bilang Santo Papa, hinahanap siya. Brother Jando, hinahanap siya sa mga kardinal. Hinahanap siya sa mga kasama niya na kardinal. Nawala ang Papa! So, nagkagulo na yung mga kardinal. Nasaan ba ang bagong Papa natin? Kinuntahan ko sa kwarto niya, wala doon. Pinuntahan ko sa chapel na wala doon.
bago pa lang sila na ano eh, yung si John Paul I, no, isang buwan lang yon, and then nag-conclave na naman sila at meron silang bagong na-elect si St. John Paul II. At sabi nila, nakidnap si yung Santo Papa, nakidnap, walang dito. So nagkagulo yung buong ano, Curia sa Roma. At nagpanik na yung iba. Baka kinidnap yung Papa natin. Nawala na tayong Papa. Nawala. We lost him. Sabi ng ibang mga cardinal. And then, merong pari na secretary ni sa Papa. Tinanong nila, nasaan ba yung Papa? Nagpaalam ba sa'yo? Dahil nawala eh. Sabi ng kanyang secretary na pari, relax lang kayo, Your Eminence. Well, hindi nawala ang Santo Papa. Hindi din siya kinidnap. So, nasaan siya? Kung hindi siya nawala, nandun sa chapel. Pumunta kami sa chapel, wala dun. Doon na kami galing. No? Nandun siya. No? So, balikan natin, nandun siya. No? So, nandun pala si Pope John Paul sa loob ng chapel. Kaya pala hindi nila nakita. Hindi lumuhod eh. Hindi nakaupo sa chapel eh. Alam nyo, dumapa. Ano yun nakikita, naghihigda brother dyan doon, hiyapa. Nakadapa. Nakadapa doon. Nakatira pa. No, si Pope John Paul. Kaya pala hindi nakita nila eh. Hindi nakala nila na nakaupo lang, nakaluhod. Yun pala yung sikreto ni Pope John Paul, yung intimacy to the Lord. No, yung prayer life natin, no, yun ang pinaka-importante. Para saan itong debate ko? Para saan itong evangelization ko? Well, sabi ni Pope John Paul, the world now needs not preachers. Take note ha. The world now needs not preachers because we have a lot of them. We need witnesses of the gospel, not preachers. Because witnesses are greater than preachers. No, yan ang point ni Pope John Paul II. At meron pa siyang sinasabi na sometimes preachers always talk to God, always talk about God. No, yan ang message niya sa mga pari eh. We preachers, we talk always about God. But we never talk to God. So the essence, sana hindi natin makalimutan, the very essence of our existence is to communicate to God with great intimacy. Yan ang kinakailangan natin. Baka nabisi na tayo. Wala na tayong oras sa pagdasal, wala na tayong oras sa pagmuni-muni. Yan ang kinakailangan natin mga kapatid. So that we'll not be deceived by the evil spirit. So that hindi tayo madimonyuhan. Yan po ang sikreto ni St. John Paul II. So yan lang sa siguro, Brother John Doe. Maraming salamat, Brother Angel, Brother Jundre, si Brother Romel, Brother Wendell Talibong, si Brother Tata Rosal, Dr. Ditsing, si Ate Edna. Sino pa? Hindi ko na-mention, Brother Jando. Si Brother Romel Palma, Brother... Mana, tapos na, si Brother Romel. No. Angel Santos. John Ray. Brother John Ray, tapos na ba? Bro Aljan. Oh, maraming salamat. At Brother Christian, maraming salamat sa inyo. And then, Fainty Maria, Tataxi FD, with a humble heart.